Hello guys! Welcome to my channel! At kung bago ka pa sa channel ko, please don't forget to subscribe, press the bell button, like and share! Thank you! Well, today, andito pa ako ngayon sa baba. Bumili pa ako ng lunch ko dyan sa McDonald's. At syempre, dinala ko dito po ang aking lunch. A burger. Beef burger po ang aking lunch ngayon. At syempre, bago ako kakain, nagdalapos ko ng aking hand sanitizer. And you guys, don't forget to bring your hand sanitizer pag lumalabas po kayo. This is very important para maiwasan po natin ang COVID virus. Well, today, gusto ko pong ipamahagi ang about daw paano daw po malalaman kung ang isang magkarelasyon ay inaayawan na daw po ng isang lalaki o isang babae ang kanilang karelasyon. Ang sa akin naman po ay syempre pag ang isang babae ay inaayawan na niya ang kanyang karelasyon, syempre andyan na po yung hindi na po niya pinapansin yung kanyang boyfriend o asawa. Kung gusto na niyang iwanan yung asawa niya, ganun, andyan na po yung tumatahimik na lang po ang isang babae at nagmumukmuk na siya. She's keep on silence. At minsan, yung mga ibang babae, kung ayaw na nila yung kanilang asawa o kanilang partner sa buhay, boyfriend, ay inaaway na nila palagi. Gumagawa na rin po sila ng dahilan. Ganon na para mag-away sila kung inaayawan na niya yung isang yung kanyang boyfriend o asawa. Iyan po ang aking minsan ang pagkakaalam ko po dahil po sa nakikita ko sa isang relasyon, magkakarelasyon na nangyayari po talaga yan sa magkakarelasyon. Yung kung sawa na po siya sa kanyang boyfriend, andyan na po yung hindi na po siya nagdi-demand ng oras, hindi na po niya chine-check yung boyfriend niya kung nasaan, hindi na rin po niya binabasa yung mga messages niya kung minsan at wala na siyang time para sa kanyang boyfriend kung ayaw na niya sa kanyang boyfriend, diba? Sa isang lalaki naman, marami po tayong nararamdaman kung naayawan na po tayo ng isang karelasyon natin. Andyan na po yung hindi na niya tayo mini-message, tinatawagan, ganun, hindi na siya nagme-message sa'yo at hindi na rin po siya nagbubunganga sa'yo, hindi ka na niya inaaway. Dahil kung mahal na mahal ka ng isang babae, di ba lagi kanyang chine-check kung nasaan ka, lagi kanyang inaawa. Lagi niyang nagde-demanding siya palagi. And you know, sa mga lalaki naman po ay kung ayaw na po nila yung kanilang karelasyon, eh andyan na po yung hindi na nila pinapansin yung kanilang asawa, yung kanilang girlfriend at gumagawa na rin po sila ng paraan para mag-away sila parage. Yung hindi na niya pinapansin, ganyan na wala na siyang oras sa kanyang asawa, sa kanyang girlfriend at lahat ng mga sinasabi niya, ganun ay wala na, binabaliwala na niya kung ayaw na niya yung isang karelasyon niya. Wala na siyang time sa kanya, hindi na siya nagko-comfort sa'yo, hindi ka na niya kinukumusta kung kumusta ka na ba o kumain ka na ba, diba? Yun yung mga bagay-bagay na ginagawa niya nung
kayo pa ay wala na. So, yan po ang mga palatandaan kung ayaw na ng isang lalaki sa inyo. Sa mga magkakarelasyon po ay ito po yung mga, ito po ang pagkakaalam ko po kasi marami na rin po akong na-obserbahan at nalalaman tungkol sa bakit magkakarelasyon. Siyempre, kung ayaw na yung isang lalaki sa'yo, inaaway ka na niya. At siyempre, kung mayroon na siyang iba, wala na siyang time sa'yo mag-message, kumustahin ka. Kung mayroon na siyang pinagkakabalahan sa buhay, siyempre, andyan na po yung wala na talagang time sa'yo. Unti-unti ka na niya nga sigurong kinakalimutan, ganyan. So, maybe once a message, once a day, ganun na lang siya, hindi na siya tumatawag sa iyo, ganun, hindi ka na niya kinukumusta, ganyan, hindi na siya nagde-demanding sa iyo kung mayroon na siyang iba at kung ayaw na niya sa iyo. So, ito po yung maipapayo ko, masasabi ko sa mga magkakarelasyon kung ito po yung talagang palatandaan daw kung paano daw po malalaman ang magkarelasyon kung ayaw na niya sa kanyang karelasyon. So ito po yung alam ko po at lalong-lalo na rin po sa mga babae kung syempre ayaw na nila yung karelasyon nila, andyan na po talaga yung sa mga babae ay nananahimik na sila, ganyan. At sa mga babae, hindi mo naman masasabi na pinagpalit ka na niya agad. Ganun. Siyempre, kung may ayaw na siya sa'yo, ganyan, andyan na rin po yung nananahimik na lang siya, ganyan. Tulad ng sinabi ko, hindi ka na niya chine-check kung nasaan ka, hindi ka na niya tinatawagan. Siyempre, hindi na sila nagde-demanding sa'yo. Kasi alam nyo, ang mga babae, guys, yung mahal na mahal ka niya, talagang inaaway ka niya. Mayroon din naman talagang, mayroon naman yung mga babae hindi nangaaway, pero andyan yung sa loob nila yung, siyempre, nagseselos sila. Ito po yung mga palatandaan ko. Ayaw na niya sa inyo yung ang inyong mga karelasyon na talagang hindi ka na niya pinapansin, binabaliwala ka na niya, wala na siyang pakialam sa iyo, ganon, at wala na rin siyang mga oras sa iyo. Especially, talagang hindi na sila nagde-demand ng mga oras, hindi na sila sweet sa'yo, ganon. At hindi ka na talaga niya minsan himini-message, ganyan. At wala na siyang pakialam sa'yo talaga. Yan po talaga yung mga palatandaan kung ayaw na sa inyo ang inyong mga karelasyon. So, mapapayo ko, don't beg for love. Kung ayaw na po sa inyo ang inyong mga karelasyon ay better you have to leave them para magkaroon po kayo ng peace of mind and move on, ganon. At wag na lang po kayong magmumukmukmuk dyan po sa tabi na kung ayaw na po sa inyo ay syempre you have to move on at mag-relax po kayo. Relax nyo po yung sarili nyo at siguro mayroon pang mas karapat dapat po sa inyo. So, to you, Teresa, I really don't know what I'm going to advise it to you, but yes, what I have to advise it to you ay ayaw na niya talaga ng boyfriend mo sa iyo, girl, ay you have to accept the truth. Kung hindi ka na niya pinapansin, binabaliwala, nararamdaman mo na matamlay sa sayo, ay talagang ganun na rin po talaga yun. Wala na talaga siyang feeling sa iyo at alam mo na yung talagang yun na nga, gusto niya sigurong iwanan ka. Maraming salamat naman po sa sinabi mo nga pag talakay ko sa bagay na ito kung paano daw malalaman ang isang lalaki na ayaw na niya sa kanyang karelasyon. O, yun po yung masasabi ko po sa lalaki talagang
ng lalaki, gumagawa na siya ng paraan, mainit na talaga yung ulo niya parati sa'yo, ganun, hindi na siya sweet sa'yo, dinedead man na lahat ng mga messages mo, hindi ka na niya pinapansin, hindi ka na niya tinatawagan, ganun, kung ayaw na niya sa'yo talaga ang isang lalaki. So, to you, Teresa, ito po yung masasabi ko sa'yo, you have to move on, then accept the truth, then if he really don't love you, then tanungin mo po sa kanya at mag-usap po kayo kung ayaw niya na po sa'yo, gano'n, mag-uusap, napag-uusapan naman po yun at ng maayos para maayos ang inyong mga paghihiwalay. You have to accept the truth that hindi kayo ang karapat-dapat sa isa. Thank you very much, Teresa, and thank you for watching, and please don't forget to subscribe para updated ka lahat sa aking uploaded video. Please the notification bell button. Thank you very much and God bless.